Wow, ngayon ko lang na-realize yung intro kanina na delete ko. Sine-check ko na yung file kasi nung in-edit ko. So anyways, ito yung magiging intro. Samahan nyo na lang ako na mag-photoshoot yun kasi meron akong planong gawing photoshoot. Kung nakikita nyo yan, itatry natin siya ngayon. Sana ma-execute na maayos. Ang bobo ko kasi na-delete ko yung intro ko. Tanga-tanga. Pero let's see. Ang lupit mo, idol. Kakatapos lang ng shoot at naka-face mask tayo dahil anong bago, lockdown na naman. Sistema to, paulit-ulit na lang, no? Kakatapos ko lang mag-shoot, so alam na ko anong gagawin. Recta-edit na to. Ipapakita ko sa inyo once na na-edit ko na. Hype na ako i-edit to. So, ayun. Let's G. Transition na lang mamaya. Yeah. Kita-kita na lang. Ano ba itong mic? Okay na ako. Okay, so ngayon nandito tayo ngayon sa desktop at pag-uusapan natin kung anong nangyari. Ginamit ko dito is si Lightroom Mobile. Sa lahat ng pictures, ginagawa ko at kinukulayan ko. Sa Lightroom Mobile lang ako nagkukulay. Yan. Yan yung Lightroom. Next up, ang ating gear na gamit. Ginamit ko is yung 50mm 1.8. Dabit ko to dun sa mga pictures, hindi ako nag-change ng lens. Yun, sa lahat ng pictures na makikita nyo mamaya. Ito yung gamit ko. Ito lang yung lens na yun. Hindi ako nag-iba ng lens. Sa mga b-roll na nakita nyo, mga wide shot kayong nakita. Yung gamit kong lens noon is yung... Ito. Itong gamit kong lens ngayon na pinag-video ko, which is yung aking bagong lens. Ang ito, P911 16mm f2.8. So, let's go sa mga photos. Maglalapag lang ako ng top 3 favorite photos ko this shoot. I-run through ko kayo kung paano yung ginawa ko sa edit niya. Okay, first photo natin. Ito. Ang main objective kasi namin talaga dito is ma-reach yung nakamask, di ba? Tapos may umuusok. Ginamit ko dito yung color is timpla-timpla lang. Gusto kong ma-reach kasi yung pinaka-moody and dark na effect niya. Ang ating second photo ay ito. Medyo na-highlight yung red niya. I-adjust ko yung brightness niya, shadows. Yan, adjust-adjust lang kayo, timplahin nyo yung exposure niya. Kasi ma-reach nyo yung tamang timpla para sa inyo. Aralin nyo yung curves, sobrang helpful niya pagdating sa mga pictures na ganito. Huwag nyo ibugay yung ano, yung usok. Hayaan nyo lang siya lumabas sa bibig nyo para mas makapal, mas maganda effect. Last but not the least, hindi talaga trip ni Tito tong picture na to, pero ako trip na trip ko. Binabaan ko pala ng unti yung highlights din. Most of the time, lights lang inuba ko din yung color. By all means, hindi ako professional photographer, hindi ako professional videographer. Isimula pa lang ako, marami pa akong matututunan, marami pa akong gusto matutunan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na try nyo lang na itry. Huwag kayo mahihiya. May present yung mga gawa nyo kasi meron mga feedback dyan. Sobrang nakakatulong ng feedback, lalo na pagka nagsisimula ko pa lang para alam mo yung gagawin mo in the future. Kung mali ba yung ginawa mo or tama. So dito ko na i-cut up video na to. Thank you for watching and thank you. Hindi ko na patatagalin to and hanggang sa muli. Okay.